Ah, ayan. Ayan pa yung bed niya. Dito kami ngayon sa Rizal Shrine. Ayan, walang ulan. Mamaya kami, doon muna kami sa pasalubong. Tara, pasalubong. Rizal Shrine. Para makapasok kailangan ng vaccination card dito, guys. Ayan. Ah. Ayan, Julin. Ayan, papasok na tayo sa loob. Dito 'yon si Rizal na-exile. Nung na-exile siya dito 'yon sa Dapitan City. Hi, good afternoon. Ang tagal ko nang hindi nakabalik dito, like decade. Parang upgraded na siya kasi no, dati-dati kaway lahat ang gamit dito. Kaya lang, hindi ba nila na papunta tayo sa kung saan si Dr. Jose Rizal nanggagamot siya kasi doktor nga siya, no? Ngayon meron na din tourist attraction na rin siya. Ayan. Gamot. Ayan, ginamot niya lahat ng mamay sakit dito. Ito na siguro yung 1,000 years old na kahoy. Baluno ba yan? Hindi ko matandaan. Matagal na ang matagal na ako nag-aaral ng history. Dito si Jose Rizal na exile. March 1893 to 1896. Matagal, 3 years din. Ayan pa yung bed niya. Dito yung at ito. At isa lang. Yan mga gamit niya. Guys, hindi pa talaga pinalitan. At dito yung CR niya. May CR siya dito. May CR siya dito, connected. Ayan.
and come and visit Rizal Shrine, Dapitan City. Kusina ni Rizal. May sukat sa kusina na 14 at 10 talampakan. 14 feet by 10. Dito yung may palayok pa yata, oh. Palayok. Yung mga ano talaga? Yung mga gamit nila made of clay. It's a clay pot, clay cup, clay saucer, everything's clay. May party pa doon, guys, pero ang layo na. Parang may falls pa dito. Tubig sa talisay yung water system. Ginawa noong 1895 para yung mga estudyante na Rizal dito makagamit sila ng kuwan nang walang hassle para sa kanilang taniman at sa bahay na rin. Dito yun. It was built 1895. Dormitory for his pupils. They use the area below the hut as a workshop. Dito yan sila mag-aral. Workshop. Dito guys, parang CI yata to. Looks like a rock. Retiro rock, crushed rock, known as Batong Lumayag. Ito yung or sailing stone because it appears like floating on a sailing during high tide. Yeah. Diyan sila kinasal, si Josephine Bracken at si Rizal. Batong ni Retiro. Hindi mo lang itulat ni Rizal at pinakamahaba na sila. Ito sa It was here that Rizal began to write his longest poem, In the Pitan, Miritero, which describes his experience as an exile. Dito na kami sa top of Hardship Rock. Dito nagsulat si Rizal ng longest poem here. Kita yung karagatan, yung feature ng the Pitan Shrine where si Rizal was exiled 1800s. Thank you.
magmuni-muni, guys. Dito kami magmuni-muni. Yan, may mga kuwan dyan, mga table, kung saan mag-aral yung mga pupils. Si Dr. Richard Hart, mas marami siya mag-aaral dito, guys. And yung gagamot siya ng mga bulag. First na pasyente niya yung mother niya. Hi guys, ito yung Casa Redondo, yung mga mag-aaral ni Dr. Jose Rizal. Dito sila na malagi para yan ang mga gisara, matamatay. Gawing dormitory. First house na ginawang dormitory. At si Josephine Brasin, yung asawa ni Jose Rizal, dito din siya nakatira. Pasok. Tingnan mo ang floor. Super nice. Yung upuan nila parang kuan lang. Isang creative na kahon. Pwede mong lagyan na kung ano-ano mga gamit. At lovely ang pagkakuan niya kasi pwede yung upuan. Dito nakatira yung asawa ni si Josephine Brasin. Tara, baba na tayo. Marami pa kasi mga turista. Ayan, exclusive kasi to, kaya walang nagbinta, guys. Unlike sa mga ibang boulevard, eh may nagbinta para hanap buhay. Hindi, exclusive ito para to sa mga mag-aaral, sa mga turista, sa mga kung sino-sinong gustong magbuka ng spot, mag-register lang, magpakita lang ng vaccination card dito. Ito yung Rizal's Shrine, guys. Very educational. Ang tour natin ngayon, very informative. At hala, tara, labas na tayo. Tapos na yung kuha namin dito, tour, para makatingin sa inyo kung gaano kaganda ang Rizal's Shrine. Kaya ingat, ingat. Bye!